atin pong mga buhay. Ang sabi dito, ayan, nakita nyo yung picture na yan. Paano magliliwanag? Kailangan alam natin ang kanyang salita. Alam natin ang ating mga Bible. Amen. Kaya, di ba, ito yung lagi kong narinig. Yes, Lord. I love you, Lord. I exalt you, Jesus. I praise you, Jesus. For I am fearfully and wonderfully made by you, God. Pero, hindi natin nababasa ang Bible. Alam niyo, sabi sa John 1, verse 1 to 5, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word was God. So ito, he became man, di ba? So hindi natin pwedeng ipaghiwalayan ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Kailangan alam natin yung kanyang salita at mahalin natin yung kanyang salita. Amen. Ang sabi niya pa, ano sabi niya dito? He was with God in the beginning. Through Him, all things were made, and without Him, nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. So we were all created through Him. So, ano po yung dapat nating gawin dito? Kailangan gawin po natin, nagkakaroon tayo ng mga goals at mga plans sa buhay po natin, di ba? Gusto ko makauwi ako, ang plan ko makauwi ako this year. Gusto ko magkaroon na ako ng anak. Ang dami natin mga plans, ano? Pero yung bang na-plans na rin ba natin, naging goals na rin ba natin na in one year, kailangan mabasa ko ang Bible ko. Dapat alam natin, baka 10 years na tayo, hindi pa natin nababasa ng buong yung Bible natin. Kailangan maging goals natin, tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos. Kaya bibigyan ko kayo mamaya ng pattern natin, hinanda ko talaga yan, para bigyan kayo isa-isa that in 52 weeks, mababasa natin ang Bible po natin. Amen? So, tingnan mo muli yung katabi mo. Yan. Sabi mo, dahil kasi sabi niya, hindi, ano nga, darkness has not overcome it, ano? Kaya sabi mo, hindi mo ako magagapi. Kahit saktan mo ako, kahit i-offend mo ako, dahil naliliwanagan ako ni Kristo. Amen? So, ano nga ba yung una? He gives us an example to follow. And ito naman po yung pangalawa. He gives us hope. Sabi po sa verse 34, your eye is the lamp of your body. When your eyes are healthy, your whole body also is full of light. But when they are unhealthy, your body is full of darkness. Siguro merong ding Kristiyanong malnourished, ano? Kasi sinabi niya dito, unhealthy. No? So, Jesus used the image of eyesight to convey an important spiritual principle. So, dahil po kasi yung eye natin, nagre-represent po siya ng spiritual understanding and insight para magkaroon ng pagbabago sa buhay po natin. Tama? Kaya nga, di ba nakikita nyo dati, kung hindi na bagong buhay nyo, di wala kayo ngayon dito, nag-aatin, di sana nandoon pa rin kayo sa mga dati yung ginagawa. Amen? Pero dahil naliwanagan tayo at na-receive natin ang katotohanan at ang salita ng Panginoon, nagkaroon ngayon to ng pagbabago sa buhay natin. Ano? Amen? So, sino dito yung may mayroong mga allergy? Ayan, ang dami ah. Ako lang. So, pwede ba pagka may allergy po tayo, ang sakit-sakit ng mata natin, tapos tulo ng tulo yung luha natin, tapos makati ang ilong, o kaya tulo ng tulo ng tubig ng sipon, tapos nahihirapan kang makahinga, nahihirapan kang magtrabaho kasi maya't maya, kailangan mong mag-blow ng nose mo. So, ganun din naman, yung physical body natin, magkakaroon niya ng defect or damage. Sa spiritual natin, how much more? Kapag ka spiritually blind po tayo. So, dapat po,
kailangan nagkakaroon sa buhay po natin. Dahil kung hindi, kapag may depekto yung spiritual life po natin, magiging hopeless po tayo. Mapufrustrate tayo. Kahit tingnan mo yung katabi mo na ulit, ano pa lang yan. So, yeah, minsan nadidistract ka. No? So, kaya buti na lang na-receive natin yung mabuting balita. Amen. At ngayon nakakaawit ka ngayon ano, 'di ba? Shout for joy. Sing his praises. Lift my voice unto the Lord. Amen. Nakakaawit tayo and kay Lord. So, full of hope ka, full of joy ka, full of light ka, full of energy. Kaya pag genuine follower of Christ, di tayo nawawalan ng pag-asa dahil ang Diyos natin ang ating pag-asa. Amen. Naalala ko lang to, no? Yung aking alaga po, meron po akong alaga, dalawa, si Eloise at si Baltasar, ano? So ngayon, sabi niya sa, ang kukulit nila, basta pagka nagkita na sila sa school, talaga naman, wag lang silang yung maghahampasan. So sobrang okay lang yan, pagka, siyempre na-miss nila ang isa't isa, no? Pero pagdating na sa bahay, gusto ko, tahimik lang sila, dahil kasi masyadong maingay pag aakit kami ng building. So ang ginagawa ko sa kanila, I have something to tell you. Ito tahimik sila ngayon. Lagi ko na itong ginagawa sa kanila, pero hindi pa rin nila nakukuha. Lagi pa rin silang, what's that, Marife? What do you want to tell to me, Marife? I will tell it to you later. Marife, what do you want to tell to me, Marife? Okay. You know what? Marife is very beautiful. Tahimik sila. So, you mean, lagi ako nagjo-joke sa kanila, pero alam niyo yun, yung consciousness ng mga bata, kapag meron kang sinasabi sa kanila, talagang napapaniwala mo sila, no? Pero sabihin ko yan sa matanda, ewan ko lang kung maniniwala pa yan. Pero sinasabi ko nga yan sa Amorica, alam mo, may sasabihin ako sa'yo, alam po na, pagbuka mo palang ng bibig, oo na, maganda ka. Yan, ganyan na yung sasabihin niya sa akin. Pero kanina, ginawa ko na naman yun. Ano yun? I'm very beautiful. So, pero ano, bakit ko ito kinukwento? Kasi minsan may mga joke tayo, merong mga bagay na minsan hindi man ang makatotohanan sa atin. Pero si Lord, hindi siya nagjo-joke pag sinabi niyang, you will be healed. Kung meron may mga karamdaman dito, pag gagalingin ka niya, gagawin niya yon. Pag sinabi niyang, I will provide all your needs, ipuprovide niya talaga yung pangangailangan mo. Pag sinabi niyang, I am with you, hindi ka niya pababayaan. I will grant the desire of your heart. Kaya magkakaroon ka na ng jowa, Bill. Hindi nagjo-joke si Lord pag sinabi niya yan. Amen. Dahil ang Diyos natin, ang ating pag-asa. He gives us hope. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan naman natin si Lord. Pangatlo. So, He gives us an example to follow. He gives us hope. At pangatlo, He gives us light. So make sure that the light you think you have is not actually darkness. Ano kayang ibig sabihin nito? If we don't have light or kapag wala si Jesus sa buhay po natin, mangyari yan, magiging physically blind po tayo. Kasi pag may mga problema na lang tayo, pati katawan natin bumibigay. Diba? Nangihina, ayaw natin magtrabaho, ayaw natin kumain, napupuyat tayo sa kaiisip. Spiritually blind tayo. Nagkakaroon tayo ng mga maling pag-iisip o mga baluktot na pangangatwiran. Pero buti na lang nasa sa atin na si Jesus, kasi yung mga mali nating kaisipan, nagkakaroon na ngayon ng maliwanag na kaisipan. Yung mga baluktot nating mga kaisipan, nagkakaroon na ngayon tayo ng matuwid na pamumuhay. Amen. So likewise, ito gusto kong tanungin kayo. So, may meron lang akong papagawa sa inyo. Just try to close your eyes. Close your eyes and mag-deep breath ka. Okay, close your eyes. Gawin mo lang. Close your eyes and have a deep breath. Okay, buksan mo na yung mata mo. Ano yung unang nasa isip mo nung nakapikit yung mata mo? Ha?
Pagkain. Hindi, ano? Ano nga? Yung totoo. Masarap. Masarap. Sino pa? Kakaanto. Maginhawa. Ah. Comfort. Okay. Tinanong ko kanina ang asawa. In-experiment ko na muna ang asawa ko eh. Ang sabi niya, nung pumikit daw siya, and deep breath, anong nasa isip mo nung ginawa mo yun? Peace. And ako, syempre, ako munang unang gumawa noon. Ang nasa isip ko kagad, Lord. Kasi even sa mga darkest moment natin, kapag alam natin na nasa sa atin si Kristo, we have peace. We have comfort. And alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Because He gives us light. Sabi niya, no darkness will overcome you because you have Jesus. Amen? So, meron po akong ipapakita po na isang kanta po na ito. Alam ko hindi na po masyadong relate much to sa inyo dahil masyado na kayong millennial, pero ito sa kapanahon ng kuputo. Ngayon, ang sabi niya dito, minsan meron tayong mga pangarap na hindi po natin naaabot, tama? Pero yung mga pangarap ba natin, saan ba natin yun hinahanap? Saan kaya natin hinahanap yung mga pangarap natin? So ito, yung kanta na ito, naging tanyag siya. Pero na-realize niya yung one thing. Sabi niya dun sa unang verse ng kanta niya, anong sinabi niya? Kasi minsan kasi meron tayong, bago muna yan, di ba sabi niya, ang warning niya, make sure that the light you think you have is not actually darkness. Sa Tagalog, sabi niya, kaya mag-ingat ka, baka ang liwanag na inaakala mo ang nasa'yo ay kadiliman pala. Akala mo, si jowa mo ang magbibigay ng tanglaw sa buhay mo, yung pala magbibigay ng sakit sa kalooban mo. Akala mo, itong amo mo ay magpapatupad ng mga pangarap mo. Ito pala ang maglalayo sa'yo para sa paglilingkod mo sa Panginoon.